UEFA. Ang alam nyo ba ay tinuturo namin mga hindi nyo alam, kaya kung alam nyo lang, makinig lang kayo at ituturo namin. Yan, at ang topic natin ngayon, bossing, ako napakaganda, napapanahon, dahil itong pandemic season, kung tawagin, naging season na ang haba na mag-iisang taon na pagdating ng Marso. Series yan. Episode 1. So, oo, talagang dapat nating alagaan na naririnig naman natin lagi, na ang inaatake ng virus na to ay walang iba kundi ang ating respiratory system. Tama! Sa pangunguna ng organ na baga. Mm-hmm. So gusto namin, nag-isip kami ng paraan ni Boss Vic at syempre sa tulong po ni Dr. Alan. Panort Mandel. North America yata. Yeah, di North America. North. North part of the state of America. Yan, doon yan. Okay, so yun po, tuturuan namin kayo kung paano nyo mapapalakas ulit ang inyong lungs sa pamamagitan netong alam nyo ba natin. Ano ang title natin, Parikoy? Ang title dito ay One Cup to Boost the Function of Lungs. Tandaan natin, pag malakas ang ating baga, lumalakas din ang ating immune system. So si baga ay napaka-essential. Bakit? Siya lang po naman, ang nagpapasok ng oxygen, dahil ang oxygen ay kailangan ng dugo para dumaloy sa buong katawan. Pag walang kahalong oxygen, ang ating dugo, hindi makakasirculate ang dugo properly at magkukos po ito ng iba't ibang infection at karamdaman at komplikasyon. Iyon. So, anong dapat gawin? Palakasin ang immune system. Ang ating, isa sa mga guidelines na yan, ang ating system na yan ay ang respiratory system. Na pinamamahalaan ang baga. Baga. So, Boss Vic, yung simpleng-simple, ano ang pampalakas ng baga? Ha! Kuha lang kayo ng Papel? Alright. Tutupiin nyo? Tutupiin. Pag tinupi, kailangan maging matigas siya. Matigas ang Paano papel. Maging matigas? Kailangan hihimasin. Para tumigas ng gusto ang papel. At pag siya'y matigas na, papaypayan ang baga. Papaypayan ang baga. Hindi ba? Baga nga, Kaya uling. Hindi. Pinag-uusapan natin baga, lungs. Oh, lungs. Okay. Yan, lungs. So, one cup a day will boost the function of your lungs. So, may mga kailangan tayo, pare. Yes. Ano ang dapat nyong ihanda? Ito, okay. Ang ihahanda nila. Kailangan nila ng time. Ah, relo. Orasan. time. Time lives. Time lives. Yan. Available po yan. Sa supermarket. Supermarket, meron din po yan mga tanim. May seeds yan na pwede mong itanim na kung saan yung gusto nagluluto ng mga roast beef or yung steak na yan. Usually, nagamit si time pangluto sa mga fine dining restaurant. Okay, so kuha tayo ng dahon ng thyme. Okay. Pangalawa. Ground ginger. Ground? So, yes. Ang ginger nasa lapag? Yes. Hindi. Sasaksakan mo siya ng 220. Ground siya. Luya. Luya. Luyang puti, luyang dilaw, kahit anong gusto nyo. Basta, luya. At siyempre, ang ating Wild Rose Black Honey. Honey. Yan. So tatlo ha, ulitin natin yung una. Thyme, dahon. Pangalawa. Yes. Hindi, bali actually, apat. Okay. Samahan pa natin ng one cup of water. Water. So, kasama yun. So ano ang una? Thyme. Thyme. Pangalawa, ginger. Ginger. Pangatlo, honey. Honey. Sabihin nyo nga, ginger. Wala kayong ano-ano sa accent nyo. Gandahan nyo. Sabihin nyo nga, luya. Yun na lang, mas okay. Luya. At pangapat ay ang one cup of water. Unang-una. Okay, bakit ba maganda pag pinaghalo-halo natin ito sa isang mainit na tubig? Ano ang magpapala nila? Okay. Ano magandang maidudulot kay baga? Unang-una, si time. Ano bang ginagawa ni time? Ano ang meron kay time? Time serve as a natural expectorant. Expectorant. Ito ang binibili ninyo kapag nararamdaman yung kayo'y may sipon,
May ubo, mga telalamunan, may mga plema. So bumibili tayo usually gamot, expectorant. Alam nyo ba na si time ay mataas ang kanyang expectorant value, pero ang good news, natural po siya. Iyon. Meron din siyang antimicrobial. So nakakapatay din po ito ng mga mikrobyo. Ang dahilan kung bakit nag-excrete ng phlegm o mucus ang ating baga, dahil may nakita siyang mikrobyo na pumasok sa passageway ng air. Yes, at meron siyang antibacterial. At pumapatay din siya ng bakterya, na kung saan pagka may nalalanghap tayong bakterya, gagawa ulit ng mucus, at sa Tagalog, ang tawag natin doon, sipon. Yon. Kaya it releases excess mucus. Oh, diba? So when you use thyme, it will release the mucus. Pinalalabnaw niya para madali mong mapalabas. Kasi habang hindi po napapatay ang bakterya o mikrobyo, hindi hihinto ang baga mo na mag-excrete ng mucus hanggang sa lumapot ng lumapot ito. So sa pamamagitan ng paggamit ng thyme, makakatulong ito para lumabnaw ang mucus at madali nating mailabas itong mga bakterya at mikrobyo na binalot ng plema at sipon. Ayan. It also helps the symptoms of bronchitis. Oh, pag sinabing itis sa dulo, infection with inflammation sa bronchial area. So kung meron kang bronchitis, ubo ka ng ubo, masakit dibdib mo. So patatanggal din ito sa pamamagitan ng time because of the antimicrobial, antibacterial, and expectorant properties ng time. It also helps the passage of bronchi sa hangin sa ating katawan. Yeah, dahil napapalabas mo ng maayos yung iyong mucus. Teka lang, paano nga pala lumalabas ang mucus? Tatlo po. Pwedeng isinga sa pamamagitan ng sipon, pwedeng ilura sa pamamagitan ng plema at pag-ubo, at higit sa lahat, pag lumabnaw po yan, pwede po yan maisama sa pamamagitan ng pagdumi. Yun. So dahil lumabnaw na, lumuluwag din yung air passage. Kaya mas nagiging maayos ang pasok at daloy ng hangin para makuha ni baga ang oxygen na kanyang pangangailangan. Correct ka dyan! Dito okay, na ako, dito na ako. Okay, that is time. Oo, ayoko okay. Nang gulatin mo. Pangalawa, ginger. Oy, luya! Ano ba nagagawa ng ginger? Ano naman ang property ni luya? Alam naman natin property ni luya. Rich in vitamin C and curcumin. Kita nyo naman, alam na natin ang effect ng vitamin C sa katawan. It will boost the immune system. It will boost lungs. At meron din siyang curcumin. Yung curcumin, na-discuss na natin sa mga previous na alam nyo ba. Next. Next, meron siyang antioxidant effect. Pumapatay din po siya ng oxidation process. Yun po yung pagka-damage ng mga cellula natin dahil sa mga oxidants. Next. It also helps to boost your immune system. Nabanggit ko na kanina. Okay. At improve circulation of the passage of air in the lungs. Nakakaluwag din siya dahil may anti-infla property ang ating luya. Nakakaluwag din po siya ng daluya ng hangin. At siyempre, number 3, ang ating honey. Honey? Help fights bacteria and it helps to break down mucus. See, ganun din. Pagka isipin nyo, si thyme ay may ganung function, may ganun din si honey. Pinagsama mo para masarap yung iinumin mo. Naku, napaka-effective na elixir nito. Alam mo ba yung ibig sabihin ng elixir? Elixir. Laging ginagamit siya ng mga doktor, laging ginagamit in medicine. Ginagamit siya in Middle Ages. Oo. Anong ibig sabihin ng elixir? It is a potion of medicinal plants. It is parang magical. Magic potion. Parang magic potion siya. Pero magugulat ka, kaya siya tinawag niya elixir. Mabilis kasi yung effect niya. Medicinal potion. Kumbaga. Medicinal potion ang tawag doon. Yun ang meaning ng elixir. So pagka nakabasa ka, elixir, fast ang instrument action niyan. Parang, ta-da-dan! Magic. Parang gano'n. Ta-da-dan! Ha, magic. Ta-da-dan! Magic. Ta-da-dan! Magic. Ganun? Oo. Ta-da-dan! Magic. Ganda, no? Okay, paano ba natin ito gagawin? Paano gagawin? Paano okay. Natin? Kumuha po kayo ng 1/2 teaspoon of ground thyme. 1/2 teaspoon. 1/2. So, ibig sabihin, yung dahon, dinurog nyo. Alright? Okay. Oh, pero may nabibili atang thyme powder na. Powder na. So, meron ng powder. 1 teaspoon? Half. 1/2. Half teaspoon. Kalahating kutsarita. Ayan. Okay. 1/4 teaspoon of ground ginger. 1/4
teaspoon. So, 1/4, apat na hati ng kutsarita. Yan. Okay? Next is 1 to 2 teaspoon of wild roe black honey. Depende kung anong type mo. Type mo ba siya na matamis? 2 teaspoon. Pero type mo ng medyo hindi naman matamis, 1 teaspoon na honey. At syempre, 1 cup of water. Yan. Maligamgam, okay. Mainit, malamig. Okay. So doon sa tubig, kailangan muna... Tinatanong ko, maligamgam, mainit, malamig? Mainit. Mainit. Okay. Okay. At kung merong mainit na cup of water, aha, pagsamasamahin ang mga ingredients nito. Sa isang... At sa isang tasa. Mug or tasa. Okay. At haluin, very well. Very well. Mm-hmm. At maaamoy nyo, yan, nandun yung amoy ng honey, nandun yung amoy ng ginger. Thyme. At noong thyme. So, pag sininghot mo pa lang, parang lumuluwag na yung passage ng air sa ilong natin, sa nostril. So, ibig sabihin, pwede ito sa mga may baradong ilong, sinusitis, napaka- nasal congestion. Oo, iistrohin lang, papunta sa ilong. Ang galing. Joke lang. I-inhale lang. Okay. Yeah. Okay. At yun, pwede na nalang kong inumin. Mm-hmm. Yan. So, at eto, pakinggan nyo ako maigi. Once you drink it, mararamdaman yung gumuguhit dito. Kasi nandun yung anghang nung ginger, medyo anghang. Mm-hmm. Nandun yung smooth na amoy nung thyme. Alright. At yung honey naman ay magpapalabnaw. So, mararamdaman yung pagguhit dito. May hagot. May hagot. Yon. Nakakaluwag agad ng maghinga. Oo nga. Oh. Wala uminom pa ka ba? Uminom ka ba? Hindi. Kwentuhan pa lang yan. Kwentuhan pa lang. Kita nyo, kwentuhan. Okay na, magaling na ako. Okay. At amen. Yan po, mga kaibigan, inumin nyo 1 cup. Pwede po yan daily, Doc. Hindi ba yan acidic? Wala akong acid yan. Natural yan eh. So, pwede nyo gamitin yan 1 cup a day. Lalong-lalo na kung nararamdaman mo na ang baga mo ay humihina na. Yung mga may asthma, mga yes, may bronchitis, pneumonia, PTB. Tama, allergic rhinitis, sinusitis. You can have this and this will boost the function of your lungs. Libre? Walang bayad, nalaman yan. Dito sa Alam Nyo Ba?